What's up guys? Andito na naman po inyong kapatid sa kusina, Cha XC, at ngayong araw ay gagawa naman tayo ng isang napakasarap na panghimagas. Ang ating main ingredients dito ngayon ay ang glutinous rice flour. So ano pang hinihintay mo, Mamshi? Samahan mo na ulit ako magluto. Ngayong araw ay gagamit tayo ng 6 cups of glutinous rice flour. Bali ngayong araw mga mamshi ay gagawa tayo ng napakasarap na espasol. Alam kong napakarami na may paborito dito. At lalagyan natin ito ng twist mga mamshi. Gagawin natin itong ube espasol. Napakadali lang itong gawin. Then pagkatapos niyan ay gagamit tayo ng kawali at ito ay ating pagsasangagan itong ating 6 cups of glutinous rice flour. Ang apoy nito mga mamshi ay kailangang nasa medium heat lamang. At alagaan ito sa paghalo dahil napakabilis din itong masunog. Bali ang goal natin dito ay maging golden brown or brown yung ating glutinous rice flour. Kailangan natin itong maluto at after maluto niyan mga mamshi, magse-separate tayo ng 1 cup para sa pang-sprinkle dito sa ating espasol. Diba, ang espasol ay meron siyang glutinous powder sa ibabaw para hindi ito magdikit-dikit. Yun yung ating espasol. Ngayong araw ay gagawa tayo ng ube espasol para maiba naman mga mamshi at siguradong ito ay mas magiging katakam-takam at kaibig-ibig kainin. Then pagkatapos niya ay atin muna itong iseset aside. At narito pa po ang ating ibang ingredients na gagamitin. Gagamit tayo dito ng 5 cups of gataanang niyog. At gagamit din tayo dito ng Alaska kondensada na may flavor na ube makapuno. Ayun lamang po ang ating 3 main ingredients mga mamshi. At pagkatapos niyan ay syempre ihahalo natin ito dun sa isinangag nating glutinous rice flour kanina. Ilagay lamang ang isang lata ng kondensada at ilagay yung gatanang niyog gradually. Gradually lamang ang paglalagay mga mamshi para mas mahalo natin ito ng mabuti. At kapag naihalo na lahat yung ating gatanang niyog, magpapataka ako dito ng 2 teaspoon of ube flavor. Ito naman po ay optional lamang mga mamshi. Pwede nang wala nito. Pero kung gusto nyong mas maging makulay yung pagka-ube ng inyong espasol, maglagay kayo ng 2 teaspoon of ube flavor. Haluin lamang mabuti hanggang sa magpantay lahat ng ating sangkap na pinaghalo-halo dito. After mapaghalo lahat ng ating ingredients, magbuhay ulit tayo ng kailan sa medium heat lamang mga mamshi at isa lang na yung ating pinaghalong mixture. At alagaan lang ulit ito sa paghalo mga mamshi dahil ito ay mabilis masunog, lalo na yung pinakang ilalim. Ang pinaka-importante nating haluin dito palagi ay yung ilalim. Alagaan ito sa paghalo mga mamshi para mas maging masarap at maiwasan yung pagkasunog itong ating ube espasol. O, nakikita nyo na, o, medyo nabubuo-buo na siya. Lalo na dun sa part na pinakailalim niya, nabubuo na siya kaagad. Kaya kailangan, danay-danay lamang yung mga apoy, yung mga mamshi, at haluin lamang ito. Then, after ilang minuto, eto nabuo na yung ating ube espasol. Pero ito ay kailangan pa nating
haluin pa ng haluin dahil hindi pa ito yung ating kailangang texture ng ating ubis basol. Kulang pa ito sa pagkakaluto, mga mamshi. At kapag ganito na itsura niya, mga mamshi, ayan, pwede nyo na itong hanguin maya-maya lang ng konti. Konting-konting halo na lang at ito ay matitikman nyo na. Bali, nakakangalay lang talaga siya, mga mamshi, sa braso. Kasi ang hirap niyang haluin, masyado siyang malagkit. Kasi nga, malagkit itong ating niluluto. Tapos yung ating inihiwalay kanina na 1 cup of glutinous rice flour. Di ba nagsangag tayo kanina at naghiwalay tayo ng 1 cup? Ilalagay natin siya dun sa paglalagyan natin ng ating nilutong ubi espasol para hindi siya dumikit. Then ilagay lamang yung ating ubi espasol dito sa pinaglagyan natin ng glutinous powder. Ilagay lamang lahat, then saka ito i-spread. Dito ko siya inilagay sa isa ko pang kawali kasi wala akong mas malaking lalagyan. Pwede na dyan. Bali, ito, mga mamshi, ay medyo makapal na espasol yung gagawin ko. Okay lang yan kasi ito namang ubi espasol ito ay amin lamang kakainin. Pero kung ito inyong ipambebenta, syempre mas okay na medyo manipis yung katulad ng karaniwang size ng espasol. Doon nyo siya ilalapad. Then after nating ma-flatten yung ating ubi espasol, mag-i-sprinkle pa ulit tayo dito ng glutinous powder na isinangag natin kanina. Ayan, ikalat lamang ito, mga mamshi, at meron ka ng masarap na ubi espasol. O, diba, napakadali lang itong mga mamshing gawin. At sa tatlong ingredients lamang, ay makakagawa ka na pala ng napakasarap na espasol. At pwede kayong gumawa dito ng plain espasol, mga mamshi. Gagamit lang kayo, syempre, ng kondensadang plain lamang po ang flavor. Pero kung gusto nyo na may twist at matikman itong ubi espasol, gamit lang po kayo ng kondensada na may flavor na ubi makapuno. Yun lamang po, mga mamshi, at talaga namang ito ay napakasarap. Eto na po ulit ang ating pinakahihintay. Ang pinakamasarap na part sa pagluluto ay ang pagtikim nitong ating siyempreng niluto. Eto na, mga mamshi, let's tikim on time. At itong aking ginawang espasol ay sa tingin ko ay perfecto ang aking pagkakagawa. So ano pang hinihintay mo, mamshi, gawin mo na rin ito. Dahil kahit nasa bahay ka lang ay makakatikim ka na ng napakasarap na ubi espasol, hindi mo na kailangan pumunta pa sa iba't ibang probinsya para makabili ka or makatikim ng ubi espasol. Ang sarap niya, mga mamshi, siguradong ito ay magugustuhan ng iyong pamilya. So kung nagustuhan mo ang video na ito at ikaw ay bago pa lang dito sa aking kusina, please don't forget to like and subscribe at pakiclick mo na rin ang notification bell para palagi kang update sa aking new recipe. Thank you for watching!